kababayan, welcome back po muli sa aking YouTube channel, Jing No Boundaries. Na-miss ko po kayong lahat dahil it's been a long 9 days na wala po tayong content dahil nasa province po ako last week due to my health condition. Pero ayan, so nagbabalik po tayo muli dito sa Manila Bay para sa mga update. And today is May 18, 2021. Time check po mga kabayan is 6:45 AM. Medyo makulimlim dito sa Manila dahil medyo maaga pa, pero mamaya po yan mga tanghali. Sobrang init po dito sa Metro Manila mga kababayan, grabe. So ayan, susilipin muli natin yung phase 1 dahil pati po ako is medyo na-miss ko tong place na to. And as of this morning, as of this time, marami tayong mga kabayan din dito na ginagawang background yung Dolomite Sand natin, yung phase 1 natin. Okay, so silipin lang po natin yung phase 1 area. Kung ano na po yung mga improvement sa nakaraang 9 days na wala po akong content. So ayan. So as of this time, ito po yung condition ng phase 1 area. So yan nga, tuluyan na nga pong nailatag yung mga dolomite sand and mga dolomite pebbles sa may shoreline. And medyo ganun pa rin yung lawak mga kababayan. Napakalawak pa rin po ng phase 1 area natin. So andun, nakarating na po yung dolomite sa may corner po ng Padre Faura. Medyo maaga po tayo ngayon kaya parang wala pa yung mga contractor, pero may mga DPS na tayo dito na naglilinis. Ayan. So mga kabayan, parang wala pa pong mga dating na bagong white sand no, dito sa Manila Bay. So stay tuned tayo kung kailan ulit magkakaroon ng dolomite. So for sure i-update po kayo dahil syempre andito na ako sa Manila. Balik vlog na po ulit mga kabayan. And shout out nga po pala sa ating mga kababayan na sang mansulok ng mundo, mapa abroad or Pinas mga kabayan. So ganun pa din no, yung kulay ng dolomite sand and kulay ng dolomite pebbles, hindi pa rin nagbabago. Ayan, white na white pa rin. And itong nandito sa gilid na parang rock formation, naka-stay put lang po no. And no, kung nakita nyo po yung vlog ng mga kasamahan natin dito last week po, is nandito si Royce Mati na tinignan po yung loob ng dolomite kasama po yung mga Manila vloggers po natin. And so chinek nila and sinum nila yung mga dolomite sand and dolomite pebbles. So napakaganda mga kababayan, napaka-fine ng texture ng sand. So yung dolomite pebbles is nasa shoreline para po pang protection, mas mabigat konti yung mga dolomite pebbles sa pang-protection sa mga alon and iwas wash in. And yan po yung purpose ng pebbles. And so that's it dito sa may phase 1 update today. So lipat po tayo ng pwesto, punta po tayo ng Faura and Pedro Hill para po magbigay doon ng update. And mga kabayan, yung update din dito sa CR dito sa may Faura. So 9 days na wala ako and ayan po yung naging movement ng itsura ng CR natin mga kabayan. Ayan. Hindi alam kung pwede ako dito pero sige, picturean ko lang saglit. Ayan, so medyo nabubuo na. May pundasyon na. And medyo close pa to sa area mga kababayan kaya hindi ko pa po mapakita ng kabuuan. So talagang minamadali na po ata nila yung gagawa dito sa Manila Bay dahil sinasabi po ng mga iba na parang kaya daw po itong tapusin this year.
Pero stay tuned tayo sa mga improvement dito sa Manila Bay kung kayang tapusin po in a year. Itong mga ginagawa po dito sa Manila Bay. Okay mga kabayan, dito naman po sa may area ng Pedro Hill, corner ng Pedro Hill. So ayan, kung makapapansin nyo, wala na rin po yung mga gabundok na mga black sand dito. Dahil last time po na nag-vlog ako, isa medyo medyo mataas-taas pa po eh, yung black sand. But as of this time, ayan, nailatag na nila, parang kamada na. And ayan, may ina-unload pa pong mga black sand doon sa may barge. Ayan. So ayan po is ilalagay po sa mga J-tubes and syempre dadagdag sa mga ikakamada ilalatag dito sa may Manila Bay. So yung tubig natin ngayon dito sa Manila Bay mga kababayan is medyo hindi blue dahil medyo makulimdim yung panahon dito ngayon sa Manila Bay. So as usual, wala pa rin pong mga nakakalat na mga basura in fairness dito sa Manila Bay. Yan. Maintain ang cleanliness, mga kabayan. Okay. May mga kabayan tayong mga umaakyat sa may seawall. Para po makita ng malapitan kung ano na po yung itsura ng Manila Bay. So dito sa Manila Bay mga kabayan, daming buhangin mula doon sa may US Embassy hanggang tapat po ng Quirino, corner ng Quirino. So GCQ na po pala ang Metro Manila, kaya medyo madami na naman po tayong mga kababayan na pwedeng pumunta, pwedeng lumabas at pasyalan itong Manila Bay natin. Okay. Ayan, so mga kababayan, ang lawak na po talaga nung nalatagan nila ng mga black sand dito sa may Manila Bay. So mula po doon sa may Faura, black sand na po yan, hanggang doon po sa may corner ng sa may Raha Sulaiman po na part. Ayan. Grabe. So next time, pupuli mamayang hapon po mga kababayan is mag-update po ako doon sa may banda ng Yacht Club and Remedios. Mamayang afternoon po. Ayan. So ayan, nag-unload yung barge dyan sa likod natin. Mga dagdag na black sand na itatambak dito sa Manila Bay. And yung mga iba po is yung gagamitin para sa mga JU tubes. Dadaanan ng mga tubes mga kababayan. So and so that's it muna para sa aking Buena Manong update sa aking pagbabalik vlog dito sa Manila Bay. So today is May 18 mga kababayan and time check po natin is 7:15 AM. Yan. So maraming salamat sa suporta and sana po may manood sa aking video for today. Ayan. So if you like this video mga kababayan, please click the like button and sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please visit my channel and don't forget to like and subscribe. Once again, this is Jing No Boundaries. Good morning mga kababayan and thank you so much. God bless and have a nice day mga kababayan. See you in my next vlog po.